Magandang araw po sa lahat ng boxing fans. Nonito the Flash Donaire nasaktan pala sa prediction ng kanyang ama. Ayon nga po sa post ni Donaire, nalaman daw niya ang prediction ng ama na mananakout siya kay Santiago. Pero tanggapin na lang daw ni Donaire ang mga nangyayari sa kanya. Alagaan na lang ng mabuti ang mga anak para hindi maranasan ang nararamdaman niya ngayon. Matapos nga po matalo si Donaire kontra Santiago, sinabi niya sa isang interview na nagkulang siya kaya natalo sa desisyon. Binati naman niya si Santiago dahil sa magandang laban. Hindi pa sinasabi ni Donaire mga tol kung may balak nang magretiro. Mahal daw niyang sports kaya tanggap kahit anong mangyari sa laban. Sa ibang banda naman, to division undisputed na si Claresa Shield. Ito ang number 1 pound for pound sa women boxing. Hinahamon niya ngayon si Kit Thurman. Kaya daw niya ito talunin at mouthbox. Sumagot naman dyan si Kit Thurman mga tol. Ito ang pahayag ni Thurman. Tinatanggap daw niya ang hamon ni Claresa Shield. Hindi daw ito gusto ni Thurman dahil ayaw niya manakit ng babae. Ngunit kung gagawin daw ito para sa charity, papayag siyang lumaban. Gagamit na lang daw ng mas malaking gloves si Thurman at hayaan si Claresa Shield na magsuot ng maliit na gloves at headgear. Gagamitin na lang daw ni Thurman ang isang kamay. Jab lang daw ang gagamitin para maging patas sa babae. Para sa charity, gagawin daw ni Thurman ang isang bagay na hindi niya naisip gawin sa kanyang boxing career. Hindi daw alam ni Thurman kung bakit mainit sa kanya itong si Claresa Shield. Kaya pagbigyan daw niya ito para matigil ng bunganga, makatulong pa sa charity. Sumagot naman dyan si Claresa Shield mga tol. Hindi daw ganun kagaling itong si Thurman para gumamit lang ng isang kamay laban sa katulad niyang pound for pound. Malayong mas malaki daw itong babae kumpara kay Thurman. Kung mangyari daw ang laban na yan mga tol, kailangan magsuot din ng headgear si Thurman. Sabay pinakita ni Claresa Shield ang sparring laban sa mga barako. Pinapakita kay Thurman na kaya niya lumaban sa isang lalaki at mouthbox. Kung sakaling mangyari itong mga tol, meron naman tayong tinatawag na male versus female mixed boxing exhibition. Pero ibang level na ito dahil bigating fighter. Pansin ko sa mga laban ni Claresa Shield, right-handed ito at madalas ginagamit. Siguro kung seryosoin ni Thurman ang laban katulad sa laban niya kay Pacman, mahirapan dyan si Claresa Shield. Matatandaan po natin na nagbigay ng mahirap na laban si Thurman laban sa legendary 8th division. Kahit siguro malaki pa itong si Claresa Shield, iba pa rin ang kamao ng isang solid. Kilala naman po natin si one-time Thurman, hindi lang yan average boxer. Talagang elite fighter din po ang kanyang skills. Siyang unang tumalo sa prime Danny Garcia at tinalo din niya si Sean Porter. Sa ibang banda naman, Jake Paul Advisor, sinabing magre-retiro na lang si Jake Paul kung matalo laban kay Nate Diaz na isang MMA. Ngayong August 5 na nga po ang laban hanggang 10 rounds. Kung matalo dyan si Jake Paul, pwede nang magretiro ngunit kung manakout niya si Nate Diaz, tuloy pa rin daw ang karir. Target nga po ni Jake Paul itong si Floyd Mayweather. Ito ang gusto niya maka-exhibition bago tuluyang magretiro. Sa ibang banda mga tol, Canelo versus Jermell Charlo ngayong September 30. Si Jermell Charlo po ang kalaban na undisputed champion sa junior middleweight. Hindi po yung kambal na si Jermell Charlo, ito ang WBC middleweight champion. So abang na lang po natin ang update tungkol kay Canelo mga tol.